Nag-aaral ako sa isang Catholic school sa Alabang. Napakaganda ng paaralang ito. Libre lahat. Wala kang iisiping gastusin dahil sagot na ng mga sponsor ang lahat ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Maganda at kompleto ang mga facilities. Magaganda din ang mga classroom, gymnasium, library, football field, basketball court, at syempre, ang simbahan nito. Ngunit, ang bawat isa dito ay may mga istorya na nakakubli sa bawat mag-aaral dito. Transferi ako noon sa eskwelang iyon. Talagang napamangha ako sa ganda ng school na ito. Jackpot, bulong ko sa isipan ko. Bukod sa libre na ay siguradong matututukan ko ang pag-aaral ko dito dahil sa mga pari ang mga namamahala dito. Unang araw ko, inatasan kami ng aming guro na magpakilala sa bawat isa. Ako po si Angelo Gonzales, 17 years old. Nakatira po ako sa Sukat Muntinlupa. Pakilala ko sa aking sarili, sabay po sa aking bangko. Nasa parting likuran ang pwesto ko dahil mas pinili ko dito. Komportable ang pakiramdam ko. Nang matapos na akong magpakilala ay medyo nagtaka ako dahil may isa pang estudyante ang dapat na magpapakilala subalit hindi niya na ito ginawa. Marahil ay datihang estudyante na ito kaya kilala na siya dito. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito at pinagtuunan ko na lamang ng atensyon ang sinasabi ng aking guro. Habang nakikinig ako ay nakikita ko sa gilid ng mga mata ko ang aklasikong ito. Mukhang seryoso din ito sa pakikinig at tutok na tutok din sa aming guro. Ni hindi man lang naorap ang mga mata nito. Medyo nawiwirduhan ako. At nang hindi ko na matiis ay kinausap ko na ito ngunit hindi man lang ako tinitignan ito. Diretso pa din ang mga mata nito sa aming guro. Nang sandaling iyon ay binaling ko na lang muli ang atensyon ko sa aming guro at muling nakinig dito. Maya-maya lamang ay tumunog na ang bell. At nang matapos ang bell ay nagulat ako dahil may isang malakas na boses akong naririnig. Ito pala isang panalangin o Angelus. Isa nga palang Catholic school ang pinasukan ko. Bulong ko na naman sa isipan ko. Nang matapos ang pagdadasal ay nagtuo na ako sa aming kantin at kumain. Matapos ang aming tanghalian ay nagsimula na muli ang aming klase. Subalit, may isang bagay yung lubos kong pinagtataka. Wala pa rin dito yung kaninang katabi kong aklase ko. Dumaan ang maghapon ay tuluyan ang hindi nakabalik ito. Hinintay ko munang makalabas lahat ng aklase ko at nang masigurado kong ako na lang ang natira at ang aking guro ay nagtungo ako dito at nagtanong. Sir, excuse me po. Oh yes, Angelo, ano yun? Sir, napansin mo ba yung katabi kong kanina nga klase ko? Kasi po, hindi na po siya nakabalik after lunch eh. What? Si Lexi ba? Andiyan lang siya sa tabi mo kanina. Sir, hindi po si Lexi. Yung katabi ko pong lalaki, sir. Hindi ko po alam ang pangalan niya kasi hindi naman po siya nagpakilala kaninang umaga. Nakikita mo siya, Angelo? Yes, sir. Kinausap ko pa nga po pero ni hindi man lang ako pinansin. Angelo, mas mabuti pang umuwi ka na. Magagabi na. Nag-aantay na sa'yo ang mga magulang mo sa inyo. Pero sir, paano si... Hindi ko pa natatapos ang nais kong sabihin ay inakbayan na ako ni sir sa aking balikat at lumabas na kami ng aming silid-aralan.
Huwag ka nang makulit ang hilo. Halika na. At sabay na tayong lumabas, okay? Ayoko nang makulit na bata, naiintindihan mo? Seryosong pahabol na sambit nito sa akin. At tuluyan na nga kaming nakalabas ng paaralan. Nagtungo ito sa kanyang sasakyan at madaling pinaandar ito. Ako naman ay naiwang takang-taka sa mga kinilos nito at umuwi na din ng aming bahay. Pagdating ko sa aming bahay ay kumain na ako at naglinis na ako ng aking katawan upang makapagpahinga na. Ngunit bago ako tuluyang nakatulog ay sumaging muli sa aking isipan ang kaklasikong weirdo at ang mga weirdong reaksyon ng aking guro sa aking tanong. Bukas ko na lamang muli tatanong kay sir. Baka may importante lang itong lakad kaya nagmamadali na itong umalis kanina. Tama, baka ganun nga. Pangungumbinsi ko sa aking sarili at nagdasal at tuluyang natulog.